Hello guys, welcome to my YouTube channel Robelyn Mix Vlog. Ito ang ating recipe today. Fish fillet. Pagkatapos po nating hugasan ng fish fillet, kailangan po nating punasan ng tissue para ito ay masisure natin na dry siya. Maglagay tayo ng asin, paminta, halo natin at i-wipe natin sa katawan ng fish fillet. Yan guys, tansahin nyo lang po yung asin na ilalagay nyo sa katawan ng fish fillet. Baka masobrahan ng asin, magiging maalat ito. So, cut na po natin sa 4 na piraso or 3 pieces. Yan, kumuha tayo ng isang itlog at ating batihin. Kasi ipiprito muna natin yung fish fillet. Yan, kumuha tayo ng cornstarch. Diyan natin i-dip yung fish fillet. Yan, i-dip na natin sa itlog muna yung fish fillet, tapos cornstarch, tapos i-set aside natin. Yan, ganun ulit. Ganun lang nang ganun, i-dip mo sa itlog, i-dip mo sa cornstarch, hanggang matapos yung fish fillet na malagyan lahat ng cornstarch at itlog. Yan. Ayan, maglagay na tayo ng mantika. Simulan na natin magprito. Aking pang sisindihan ang aking gas stove. Painitin muna natin yung mantika. Ayan, nainit na siya. Lagyan na natin ang fish fillet. Every dinner time po, ang aking niluluto ay 2 dish at saka 1 vegetable. So, yan. Para po hindi madudurog yung fish fillet or didikit, kailangan lagyan natin ng itlog at cornstarch. Ayan na, okay na siya. Set aside muna natin yung fish fillet at ilagay natin yung sweet corn cream style. Ayan na ang sweet corn cream style. Any kind po ng sweet corn cream style, pwede po. Ayan, ihalo mo lang. Hintayin lang po natin ng kumulo bago natin ilagay yung fish fillet. Ayan, nakita nyo po kumukulo na siya. Ilagay na natin ngayon ang fish fillet. Pakuluin lang po natin ng mga ilang minuto. Baliktarin natin yung fish fillet para both top side maluluto siya ng sweet corn. Ayan, ilagay naman natin ngayon yung itlog. Yung natirang pinag-dip natin sa fish fillet, yun ang ilalagay natin dyan para lumapot yung sweet corn cream style. Yan guys, nakita nyo po,
luto na yung itlog. Konting halo. Ingatan lang po yung paghalo para hindi madurog yung fish fillet. Yan. Lagyan natin ng black pepper. Yan, okay na siya. Ready to serve na siya. Ayan guys. Napakadali po siyang lutuin at hindi mo talaga ibubuhos yung oras mo. Ayan na guys. Ngayon, pangalawang recipe naman. Balat muna tayo ng carrots, patatas, at hiwain po natin ito ng maliliit. Ayan guys, pipitin natin ngayon itong bawang para madali siyang hiwain ng maliliit. Ganun din ang sibuyas. Hiwain natin siya ng maliliit. Ngayon, nahiwa na natin ang sibuyas at bawang. Ito naman po is minced pork. Lagyan natin ng white pepper. Soy sauce. Some oil. Sugar. At cornstarch. Remix po natin mabuti. I-marinate niyo po ng about 30 minutes. Yan. Maglagay na tayo ng oil sa pan. Start na po tayo magluto. Painitin natin yung mantika. Ayan guys, mainit na yung mantika. Nilalagyan ko po siya ng konting asin para hindi masyadong matalsik. Yan, iprito muna natin yung carrots at potato. Ayan, okay na yung carrots at potato. Set aside po muna natin ang carrots at potato. Thank you.
Ayan, binawasan ko yung mantika. Lagyan natin ngayon yung bawang. Sibuyas. Ayan, brown na yung sibuyas at bawang. Nangangamoy na siya. Lagyan naman natin ngayon yung minced pork or ground pork. Lagyan natin ng konting tubig. Ayan, nakita nyo na po yung minced pork na bago na ang kulay. Ilagay nyo naman po ngayon yung carrots at potato. Lagyan natin ng ketchup. 2 tablespoons of ketchup. Tomato paste. Sugar. Haluin natin ito. Ayan guys, luto na. Lagyan na natin sa plato. At ready to serve na siya. Ngayon, magpakulo tayo ng tubig para sa ating vegetable. Lagyan natin ng konting mantika. Some soil. Lagyan na rin natin yung soy sauce. Yan po ang paborito nila dito sa Hong Kong ng choy sam na gulay. Pakuluan lang natin siya ng 1 minute and 30 seconds para hindi po siya magiging malambot. Mabilis lang po itong maluto. Yan. Luto na ang ating 2 dishes and 1 vegetable. So, fish fillet, minced pork with potato and carrots, and choy sam. Yan guys, ready to serve na. Kapag nagustuhan niyo po ang aking video, paki-subscribe, like, comment and share at paki-pindot na rin po ang ring bell button para pumasok po sa inyong notification ng aking mga upload. Thank you so much.